Arlene, ano na yung latest sa sinasagawang pagdinig ngayon dyan sa Senado? Ipinapasampi na nga ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa law firm na nagpiyansa kay Police Staff Sergeant Noel Alabata ang mga dokumento nito. Si Alabata ang itinuturong nasa likod ng pamamarilong 2021 sa dalawang negosyante sa Dumaguete na sina Anthony Ong at Sandy Tinguha na parehong nakaligtas sa insidente. Sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ngayong araw sa Degamo Assassination at Negros Killing, sinabi ni Attorney Rosel Eramez ng Eramez Law Office na isang Alfonso Tan ang kanilang pinyansahan at hindi si Alabata. Nalaman na lamang umano nila na si Alabata ang mismong pulis matapos ang naging pagdinig ng Senado. Kinuha na rin umano ng nanay ni Alabata ang lahat ng records nito sa kanilang opisina noong nakaraang linggo. Pero hindi makapaniwala si Senator De La Rosa na naloko ang law firm ng isang pekeng pangalan at identity. Time, the accused also was not presented to us in person kasi he was hospitalized daw. So there was no way for us to know kung ano po talaga yung itsura niya. We knew later on na ibang tao po pala. So hindi na po namin alam kung paano po nila nagawa yun. You're performing your law profession in that case. Tapos magpaloko ka lang sa maling identity. Talagang mockery of the justice system yung nangyari dahil nga talagang binail out ninyo yung tao na hindi pala siya yun. Inatasan din ng senador ang abogado na imbitahan ang kanyang ama na siya mismong nagbayad ng piyansa kay Alabata. Pero ayon sa byuda ni Governor Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo, abogado umano ng mga Teves ang mga Eramez. The same Romel Eramez, the father of the lady lawyer Eramez here, is the one who posted bail and represented Congressman Arnie Teves in a case about online sabong that happened in Cebu City. And the Eramezes are known to be lawyers of the Teveses. We do not handle any personal cases of the Teveses po. And we do not have a retainer contract between them. Therefore, somebody's lying before this committee? The Isabong case that we handled in Cebu. Oh, yung Isabong. Kayo yon? Yes po. We are part of the legal team po. Agad sa ngayon, nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kung saan natalakay din ang kaso ng pagpatay sa radio journalist na si Rex Cornelio noong 2020. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Arlene Delgado.